para siguro. Makipagtalakayan sana ako nitong ano, si Neil Andy Anderson. Kasi ang yabang nito. Hindi ko alam kung paano to kausapin itong taong to. At parang puro kalokohan yung mga pinagsasabi. Pero anyway, hindi na lang natin siguro pasukin yung mga ibang mga pinagsasabi niya. Dito, nag-send ako ng message sa kanya. Nag-send ako ng actually Zoom link para mag-one-on-one talakayan kami ngayon. Pero umatras siya. Ito, hindi ko alam kung anong dahilan. Nagdahilan siya, hindi daw, wala daw siyang mic. At wala daw siyang voice. O siguro, mic at saka video, no? Isa lang naman siguro yon. So, wala siyang magamit. Hindi ko lang alam kung totoo. Or siguro, nag-aalibay lang. Pero itong tingnan natin mga pinagsasabi niya. Kasi parang, hindi naman yata maganda ito bilang isang iglesia ni Kristo. No, bilang isang Kristiyano. Membro ka sa isang Kristiyano, pero ganito ka magsalita. Parang hindi naman yata tama or palagi kulang. Dahil ginagawa niya ito, dahil malaya siya, dahil nagtatago siya sa isang dummy account. Which is, normally, kung nagtatago ka sa isang dummy account, kung anong gusto mong gawin, kaya mong gawin. Dahil wala namang mangsita sa iyo. Kung may mangsita man sa iyo, hindi ka nila kilala. Okay, but anyway, itong mga bagay na pinag-usapan namin. Sabi niya dito, ito, nagtanong ako sa kanya, saan ka? Sabi niya, saan ka? Nakikita mo naman ako sa isang group natin. Upakan kaya kita. Ayaw ko talaga na sa manluloko. Sabi niya ngayon. Tapos dito na lang tayo, kulto. At umpisan muna ang pagpapatunay na iyong kulto mo ay mawabasa sa Biblia. Dali, my friend, sabi pa niya ngayon. Ngayon ako naman, hanggang ngayon wala kang credibility sa formal discussion, sabi ko sa kanya. Sali ka na baka sabihin mo di kita inimbita. Baka sabihin mo na naman sinungaling ako. Kasi yung last time, nag-invite din ako sa kanya kahapon para magkaroon na kami ng one-on-one discussions regarding itong ano, yung gusto niyang iparating sa akin na kulto daw nga kami. Pero yun nga, ano ko sa kanya, patunayan ko rin yung sa akin na side. Pero dito ngayon, yan, marami siyang mga pinagsasabi. And isa na sa sinabi niya, patuloy lang natin. Sabi niya, paano mo kaya mapatunayan sa Biblia ay founder pa nga ang nagpapalit sa original name na nasa Biblia dahil daw pangalan ito ay maraming gumagamit kaya gusto niyang mag-iba sa kanila. Tama kaya ito? Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha eh. Pero which is totoo naman dahil ang unang pangalan nung na-registered ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal na soling araw is Church of Christ. Totoo naman yon. Pero wala itong connection kung palitan man ito ng pangalan o hindi. Hindi naman siguro konektado dyan dahil marami nang gumagamit. Which is tama naman din, marami nang gumagamit. Pero so far sa scriptures, walang sinabi si Jesus Christ or even mga apostles na itong pangalan ang gagamitin nyo dahil itong pangalan ang totoo. Wala siyang sinabing ganun. In fact, dung sa scriptures nga, churches of Christ ang ginamit nila. Which is churches sa iba't ibang lugar. Like churches of Ephesus, sa Macedonia, sa Thessalonica, sa Corinth, at sa mga ibang lugar. Which is yun ang gustong ipaabot ni Paul. Na merong mga ibang churches na mag-salute or mag-greet sa inyo. Pero ito, ang akala siguro niya, yung dahil nga, nakaregister yung pangalan ng simbahan nila sa Iglesia ni Cristo, which is, nandyan sa Biblia, so, automatically, dahil nakaregister yun, yun ang totoo. Sure kaya ito? Ito ba talaga ang sinabi ni Jesus Cristo? I don't think so, Brother Neil. No? Hindi ko alam kung paano nyo nakuha yung ganyang prinsipyo. Pero may ipapakita ako sa iyo mamaya. Ito. Sabi pa niya, sige, patuloy muna natin. Umpisahan mo na, pre, dami mong salita. Sige na, patunayan mo na o wala ka talagang ipagpatunay. Hindi ko alam kung anong sinaspeak. Sasabi niya, marami kang salita. Hindi pa ako nagsasalita. Tapos sabi niya, pag natapos mo itong patunayan, pulbusin ko ito. Iwan ko lang kung paano niya gawin niya. Bakit di ka nag-imbita sa mga kakusa mo para matulungan ka? Sure ka? Brother Neil, lahat nga ng mga napag-usapan na talakayan natin noon, hindi mo nga kayang sagutin eh. Pero ngayon, nagpapabiyabang ka pa. Ano? Sige, sabihin na natin yan. Okay lang.
Hindi na natin, hindi natin ipaabot yan. Sabi niya ngayon, umpisa pa lang natin, bahag, bahag agad buntot mo. Oh, wow. Ulitin ko, patunayan mo ang iglesia na hinawakan mo ay siyang tunay at ito ang ipinangaral sa panahon kina Apostol Pablo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin dito, which is pinangaral, ibig sabihin yung mga principles or mga tinuturo or pangalan ng simbahan, which is iba naman yun eh. Hindi naman magkakaparehos na kumbaga wala namang connection yun eh. Kung pangalan ng simbahan siguro pag-usapan, ang dami doon, ang dami mga pangalan ng simbahan. Pero kung principles yung sinasabi mo, Brother Neil, principles, yan ang ginagamit natin na nasa banal na kasulatan. Lahat naman tayo gumagamit nun eh. Parehos tayo ng mga principles na ginagamit. Iba-iba lang yung interpretasyon natin. Iba-iba lang yung mga practices natin. Yan ang dapat nating i-reconcile dapat. Yan ang dapat nating pwedeng ipakita sa mundo kung total talagang totoo ba ang pinahahawakan natin na prinsipyo. Pero kung sasabihin natin na totoo ba ang simbahan dahil hindi ito nakasulat sa banal na kasulatan o nakasulat man ito, hindi ko alam kung paano mo masabi yun dahil wala namang sinabi si Jesus Cristo na sa ganitong simbahan lang, ito na ang totoo, pangalan lang ha. So, wala eh, wala kang makitang ganun. Hindi ganun ang tinuturo ni Jesus Cristo. Subaybayan mo yung turo ni Jesus Cristo, may sinabi ba siya ang iglesia ni Cristo ang pangalan sa simbahan? Doon mo lang makikita yan sa Pauline's Epistle or yung mga sulat ni Pablo doon sa mga iba't ibang lugar na kung saan siya nagmisyon. Sige, pero ipagpatuloy natin muna. Hoy, wala akong mic. Ito kasi tumawag ako sa kanya. Ito yung sinabi niya, yung kanina na nabanggit ko na. Sabi niya ngayon, pinatay niya eh. So ngayon sabi niya, hoy, wala akong mic at wala rin akong cam. So itong palusot niya. Na meron kang cellphone, pero walang mic at walang cam. Paano mo magamit ang cellphone? At saka ito si Brother Neil, pinagmamayabang ito na galing ito state eh. Hindi ako maniwala na sa state pa lang wala kang ganun. Nagaling kang ibang bansa pero ganun ang cellphone mo. Ano yan? Basic phone? Hindi ako maniwala na nakakapag-FB ka nga eh. So ito, sabi niya, so problema ko pa ngayon. Ah, sabi ko, problema ko pa ngayon yan. Yan, sa dugtong niya. Bakit kailangan mo pang makita ang mukha ko? Mistiso ako, baka makrush ka sa akin. Wow, bading naman ako sa iyo, brother. Importante diyan, may dialogue tayo sa pamamagitan ng letra de las alas. Diyan ka kasi, brother, magaling eh. Magaling ka sa mga, kasi keyboard warrior ka eh. No, lahat ng mga pagmumura nga, pinag-ano mo na, pinapalabas mo na, lahat ng mga pagsasabi mo sa ano, kabubuhan. Pero yun, pakita mo sa akin kung talagang totoo kang ano, totoo kang magaling ka magsalita or magaling ka sa Biblia, manalang kasulatan. Eh, palabas mo ngayon yan, hindi yan puro ka keyboard warrior. Hindi yan makikita sa ganyan eh. Ngayon, magpapalusot ka na ganyan. Kaya sabi niya, mas mabuti pa itong dokumentado, hindi verbal. Brother Neil, marami na akong document na ipinapakita sa iyo noon pa. Bisitahin mo ulit yung website na yon para masubaybayan mo kung ano ba yung mga hindi mo nasagot noon. Sabi niya, isang oras na tayo di ang tayo dito hanggang ngayon wala ka pang pagpapatunay. Yan. So hindi na ako nagano nga eh, hindi na ako tumawag eh kasi wala namang senseless naman eh. Makikipagtalakayan ka sa ganyang ugali. Sa ugali pa lang masasabi niyo na iglesia ni Kristo. Sa ugali pa lang masasabi niyo na Kristiyano. Senseless eh. Kung papatulan mo yan, ikaw din. Ikaw din otro. Otro ka rin walang alam. No? Otro ka rin na hindi ka Kristiyano. Ito, brother nila, gusto ko lang sabihin sa iyo. Siguro, mas matanda ka siguro sa akin eh. Hindi ko lang alam eh. Kung ano kasi, nagtatago ka sa dami account. Pero, base sa mga napag-usapan natin noon, mas napakita mo sa akin na mas nauna ka or mas matanda ka dahil nga nagsabi ka noon na naging member ka ng simbahan, tumiwalag ka lang dahil sa iwan ko kung anong mga palusot mo. So yung mga dates na pinano mo sa akin, bata pa ako noon eh, no, na naging member ka sa ganitong panahon. So sa madaling salita, mas matanda ka sa akin. Sa edad mo pa lang na yan, Brother Neil, siguro ako marami kang natutunan.
Pero palagay ko parang hindi yata eh. Parang dito pa lang sa ugali mo, parang hindi yata ka. Hindi ko alam kung yan ba ang turo ng Iglesia ni Kristo. Kasi ayoko nang sabihin lahat eh. Ito, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, mga kaibigan, o kung sino man makapanood sa video na to. Hindi ko naman nila lahat. May mga kaibigan din naman akong Iglesia ni Kristo. Maayos naman sila, mababait naman. Pero yung mga taong mga nakatalakay ko sa ganito, like sa online, sa mga grupo na sinasalihan ko, iba ang ugali eh. Tapos ha, kung papatulan mo, mapapaano ka talaga eh. Kumbaga, mapapamura ka rin eh. So, parang hindi yata tama yung mga ano nyo, hindi yata. Ewan ko lang kung sinadya nyo ba yan, or talagang gusto nyo lang talagang maging troll sa... So, parang para sa akin ah, mas lalo niyo lang pinapahamak yung simbahan niyo. Mas lalo niyo lang pinapahiya. Hindi naman kailangan na ganyan eh. Sige, sorry, papatuloy natin muna. Dahil ayaw mong magpapatunay sa kulto mo, sige, ako na lang basahin mo ang aral ni Pablo, sin ko na sa iyo. Oh, ito na nga. Oh, Roma 16:16. So, sabi niya dito, medyo maliit siya. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Akala kasi niya, ni Brother Neil, hindi ko alam ito. Akala, hindi ko alam ito na ito yung Brother Neil, yung sulat o liham ni Pablo sa taga-Roma. Hindi yan iglesia ni Kristo in general na nagaling sa Pilipinas. Ang iglesia ni Kristo na binanggit niya dyan is yung mga iglesia na pinupuntahan niya. Kagaya ng Thessalonica, yung sa Ephesus, nagpunta siya doon, sa Galatia, meron pang Thessalonica, at pang mga churches of Asia. Yun, Brother Neil. Hindi po yan yung ngayong panahon na nai-register nyo ang simbahan nyo sa iglesia ni Kristo. Totoo na. Hindi po ganon. Wala pong ganong tinuturo. Wala po kayong makikita ng ganon. Nababasa nyo lang yan dahil may iglesia ni Kristo. Masasabi nyo na ito yung totoo dahil ito nakasulat sa banal na kasulatan. Pero in context, sa context, hindi naman yan eh. Wala namang sinabing ganyan si Pablo eh, natutuo dahil sa pangalan pa lang. Tingnan mo kung anong sinabi ni Pablo, magbatian kayo. Wala naman siyang sinabi na ano dito eh. O, sabi ba niya na itong gamitin nyo, Iglesia ni Cristo, or ano pa. Wala siyang sinabi ngayon na ito, mayroon pa siyang mga binutong, hindi ko na makita. Kayo nga ang Iglesia ni Cristo. Yan ang sinasabi niya. Tapos sabi niya dito, try mong pulbusin ang patunay ko kung magawa mo man yan. Doon na lang ako kay Armandong Pusakal, marunong pang magsalita, pero sa iyo parang bingi. Ayan, sabi niya sa akin. Ito ha, ito, gusto ko lang i-share dito, brother, sa iyo, Brother Neil. Kasi, sana ba yun? Kasi, hindi ko alam kung talagang gusto mo lang talagang mangasar o kung talagang hindi mo lang siguro alam yung mga pinagsasabi mo. Pero ito, sabi dito ha. Ito isang liham ni Pablo doon sa Korinto, yung pangalawang sulat niya. Sabi niya, whether in need do I inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren be inquired of. They are the messengers of the churches and the glory of Christ. Wherefore, show ye to them and before the churches the proof of your love and of your boasting on your behalf. Sabi ni Pablo, si Tito, isa siya sa messenger sa churches, which is yung churches of Christ, yung binanggit niya doon sa Roma 16:16. Now ngayon, ang tanong ko sa iyo, kailan ba pumunta si Pablo sa inyo? O si Tito, si Titus? Nagbisita ba siya sa Pilipinas? At iginigreet niyo ba siya? Hindi nangyayari ito eh. Actually, si Titus, hindi naman siya actually nag area area eh. Kumbaga nagpupunta sa ibang ano, kasi si Pablo naman naka-assign doon. Si Titus was actually assigned in a Crete island. Isang Crete doon sa Greece. Isang island na tinatawag isang Crete island doon sa Greece. Yung island na yun, puno ng kasamaan yun eh. Puno ng kasinungalingan. Pero ang sinabi ni Pablo na i-greet nyo si Tito,
na isa siyang messenger sa Churches of Christ. Sinabi niya ito sa mga taga-Korinto. Ngayon, magtanong ko sa iyo, ito pang sinabi ni Pablo na Churches of Christ kasali ang Pinas? Dahil kung kasali ang Pinas, normally, nag-greet nyo si Tito. Nag-greet na. Kasi yan ang sabi ni Pablo, i-greet nyo siya. Pero, nangyari ba ito? Nangyari ba sa history ito? Hindi, di ba? So, paano ngayon yan? Paano mo ngayon mapatunayan yan? So, ulitin ko lang ah, yung sinasabi mong churches doon sa ano, hindi yung churches, ano, hindi yung church na Iglesia ni Cristo, churches yun of Asia. Iba-ibang lugar yun, Brother Neil. Kaya nga, churches eh, mga iglesia sa Tagalog eh. Ito, sa 1 Timothy. Ito, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi niyo, pangalan ng iglesia to eh. Ito. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, ha? Which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So kung kukwestiyonin kita, ito ba simbahan ba ito? Or yung sinasabi mo na ano, na Church of Christ. Ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, no, pinangalan ni Pablo na sabi niya, thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth of the truth. So paano ngayon yan kung may simbahan na mag-angkin na yan ang simbahan nila? So sila ngayon ang totoo ngayon dahil yan ang sinabi ni Pablo. Kasi kung sabihin mo na yung iglesia ni Cristo, which is nandiyan sa Roma, general yan eh. In general, ano yan eh. Kung sabihin natin na pwede yung the Churches of Christ in Philippines, the Churches of Christ in Canada, pero iba-ibang prinsipyo, the Churches of Christ in Japan, pwede mong gawin yan eh. Kasi Churches of Christ nga, yun ang pagkalagay doon. Pero dito sa ano, dito sa 1 Timothy, paano mo ma-reconcile ngayon yan na si, mismo si Pablo pinangalanan niya na yan ang pangalan ng simbahan? The house of God, which is the church of the living God. Diba? The pillar, meron pang sinabi doon. The pillar and the ground of the truth. Sabihin na lang natin, the churches of the living God na lang. So diba? Ang daming pangalan, Brother Neil. Ako, ayaw ko na lang i-insert ito ha. Ay, hindi ko na lang masyadong ano, pero gusto ko lang i-shorten yung ano ko. Hindi yan yung ibig sabihin nun, yung churches. Hindi yan na nanguhulugan na Iglesia ni Cristo lang in singular form na yan ang sa Pilipinas. Or yan ang nakaregister na pangalan ng simbahan. Hindi po yan ang basihan sa katotohanan, Brother Neil. Nakakamali ka po doon na yan ang binabasihan nyo dahil yan ang nakasulat, yan ang nakapangalan. Ano yun? Naka-revelation ba yan? Nakasulat ba sa ano yan? Sinabi ba ni Pablo na may mapangalan na lilitaw doon na sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo ang pangalan? Walang sinabing ganun. At tandaan mo, iba yung context. Tandaan mo yung context. Basahin mo kung kanino ba nakasulat yan. Basahin mo kung para saan ba yung naka-address doon. Hindi yung basta-basta lang kayo mamumulot tapos sasabihin nyo na kayo ang totoo. Mali yun. Niloloko niya lang yung sarili niyo.